Alright, so napanood natin ang 13. Ito, puyat-puyat pa nga tayo guys eh. So, dinire-diretso natin ang panonood ng 13 kaninang madaling araw. Anim na episodes lang naman siya. So, hindi siya mahirap tapusin sa isang upuan. Maigsi lang naman each episode. At of course, hype is real. So, gusto nating malaman kung talagang maganda ba to o, you know, isa lang tong hype na wala naman pala talagang ibubuga. I'm happy to report na ako mismo, as a viewer, natuwa ako sa aking napanood. First episode pa lang, na-build na niya ang mundo ng 13. So, alam na natin ang settings na, you know, sa syudad, modern times, mayroong mga aswang and all, kyanak, you know, tikbalang. So, mga ganun. So, sa ating modern society ay may nagko-coexist na mga multo or mga nilalang sa kabilang, you know, daigdig or what. Fictional characters, kumbaga, sa mundo ng 13. So, first episode, second, hanggang sa pinakahuli, dire-diretso natin. Natuwa ako, pero I can't say na flawless. Okay, meron siyang mga parts na pwede pa siyang ma-improve, pero may mga parts din na parang medyo nalabuan ako. This is coming from someone na hindi familiar doon sa comics guys. Hindi ko pa nababasa ang kahit anong material about 13 aside from yung mga summary lang niya, trailers before. Pero yung comics mismo, wala tayong ano dyan. Wala tayong alam. So, this is really my first time diving into this story. As in, full blast. First impression ko, yung mundo ng 13 ay very interesting. Maganda ang kanyang pagkaka-execute. Hindi parang feeling na pilit. Kasi syempre, ang pag-add ng ganitong fictional world sa modern times eh medyo tricky, pwede siya maging corny kapag nagawa mo yan ng mali eh. Pero happy to say na ang pagkaka-execute naman ng 13 ay maganda, no? Siguro dahil na rin sa mga characters, well-fleshed, well-voiced actually. Kudos to Lisa Soberano kasi Tagalog version yung pinakinggan ko. Okay, yung mga characters na nandito, syempre si Alexander 13, yung kambal na may maskara, sina Crispin at Basilio, well, kung may mga hindi nakakalam, of course, ito ay derived from Noli Metangere, no? Mga anak ni Sisa yan. So again, shout out to Jose Rizal. Andito rin si Kapitan Guerrero, mabuting pulis, no? Contrary sa mga usual na pulis na nakikita, na de-depict sa mga pelikula na pasaway or, you know, mga kurakot na pulis. Itong pulis na ito is embodiment of a good policeman. So, pinapakita rito yung contrast between bad and good cops. Nandito rin yung isang kamukha ni Manny Pacquiao. Yun yung datingan sa akin, si Hank. Parang siyang bartender na kasakasama din ng grupo. So, ang cool nung character niya. Lalo na doon sa isang episode, abangan nyo, medyo nag-fanboy mode itong si Hank. Tapos, yun, marami din mga side characters na involved sa anim na episodes na to na I would say, maganda yung pagkakagawa, hindi pilit. So, everything's good. Ang animation niya, ang ganda rin. Hindi siya ang pinakamagandang animation na nakita ko, pero I would say, I am really impressed. Nakakapanood lang ako ng mga ganitong klaseng anime style na Tagalog kapag, alam mo yon, dub ng Pinoy. So, alibawa yon yung Ghost Fighter, mga ganyan, originally Japanese yun, inuwa lang Tagalog, di ba? Mga Slam Dunk, ganyan, Flame of Rekka, okay yon. I mean, tanggap na natin yan, napakadaming anime na dubbed in Tagalog. Pero this one, originally Tagalog siya. So, that's a breath of fresh air para sa mga Pinoy, di ba? Lisa Soberano. Hindi ko ina-expect na ganun kaswak yung casting niya as a voice actress dito sa 13. Ina-expect ko lang is, you know, parang typical voiceover, nothing out of the ordinary ba. Napanood ko kasi yung interview sa kanya while she was doing this dubbing para sa 13. Tapos naisip ko,
talaga bang si Lisa Soberano swak dito? I know she has the face. Medyo may resemblance nga sila actually. Pati na rin yung American counterpart niya sa English. Medyo may tsura din yung girl. Tapos may striking resemblance dun sa pinaka-character si Alexandra nga. So I was thinking, okay, kamukha, pero okay ba ang boses? So I'm happy to inform you guys na swak din naman. Sa akin, okay na okay siya. Yung ibang ano, masyadong kritiko siguro, nagsabi na pangit to ang dub sa Tagalog, ganun. Parang, anong ibig nila sabihing pangit ang dub sa Tagalog? Eh, kung tutuusin nga, this is supposedly, originally, talagang Tagalog siya. Kung idadub man siya, siguro dubbing to other language, no? Like Japanese or Chinese, ganyan. Pero ang Tagalog, ito dapat yung default niya eh. Saka feeling ko, swak naman yung buka ng bibig, yung emotions, tapos yung paano pumukol ng mga, ba, may humor. Okay din naman yung pagbanat. Tapos, may mga parts pa nga dito, nagmumura yung characters, which is good, no? Parang papakita na talagang wala masyadong restriction, merong freedom of expression, pati yung mga characters at writers. So, hindi nila iniisip na, ay, ano to, cartoons, kailangan pambata. No. Merong mga salita dito na talagang mabibigat. At meron din mga eksena na brutal. As in, brutal. So, pero kailangan kasi sa eksena. Hindi naman siya yung parang, you know, brutal lang for the sake. Diba? So far, wala pa ako nasasabing negative. No? Puro positive. Pero believe me, hindi siya flawless nga, as I've said. May mga room for improvement. Okay, so if you're watching at sa point na to, warning lang kasi I will be mentioning some spoilers dun sa episode 6. Kasi sa episode 6 lang naman talaga ako may konting reklamo, no? Konti lang, konting rant. This shouldn't discourage you to watch the series kasi sobrang ganda. Sobrang ganda ng 13. Again, 1 to 5, suabe. Sa 6 lang ako may konting suggestions. At baka sa next season, alam mo yun, sana ma-implement. Okay, you've been warned. Spoiler warning. Okay, sa episode 6, dito kasi nangyari yung final confrontation ni na Alexandra sa kanong pinakakalaban, no? Si God of War. Hindi si Kratos. Pero God of War na Pinoy version. Itong God of War na to, sobrang hype siya eh. Dahil sa unang episode pa lang, sa second rather, medyo nami-mention yung pangalan niya na parang something's coming, someone's parang may parating, ganyan. So, imaginein mo parang sobrang big boss, parang mothership, kumbaga, final boss, ganyan. Na lahat ng mga angkan ng elemento, mga diwata, duwende, lahat sila eh parang alarmed na padating nga tong God of War. So, nandiyan na siya, kalaban ni 13. To think, si 13 nga, kasama lang niya dito yung kambal, tikbalang, yung elemento ng hangin, yung dalawang ano, girls na makulit. Okay, kasi meron doon moment na parang matatalo na si Alexandra. Hawak siya ng dalawang kambal, tapos dito na yung time na nag-lecture si God of War, no? Napakahabang lecture kung ano ang nangyari, kung ano ba yung nakaraan. Sobrang haba nung ano na yon, nung part na yon, I think. Naisip ko, baka naman pwede next time, huwag masyadong ganung kahaba ang info dump sa isang halos yung part na yon, no? Sabi ko, wow, grabe. Pwede. Kasi kung tutuusin, ito yung mga cliche na part na andiyan na yung bida, kayang-kaya mo nang patayin. Pero ito ikaw, kalaban, magkukwento ka pa. I mean, I don't know, baka gusto lang niya munang maipaalam sa kalaban niya yung mga pangyayari, history lesson, bago niya talagang patayin si Alexandra. Ayun eh, nasa harapan niya na. Tas, sana ko sandaling kwento lang, okay, pero haba eh, sabi ko. Parang ano, parang na-disappoint lang ako na naging victim yung 13 ng ganong cliche. Eto na. So paano ngayon makakasurvive si 13 dito? 'Di ba? Parang may pag-asa pa ba?
Biruin mo, parang napaka-helpless na niya eh. Andun yung kambal, nasa harapan niya si God of War. Tapos biglang nabanggit lang ni Trece, ni Alexandra, no? Yung power of ano, pamilya, kapangyarihan ng pamilya. Tapos umilaw yung katawan niya. Nabitawan siya nung kambal. Tapos yung kambal, biglang, alam mo yun, bumalik ulit sa normal. Nawala yung pagka-brainwash nila. And, nasa yun, napatay na nila yung, ano, si God of War. After no eksena, after mag super saiyan ni Alexandra. I don't mean to parang mock. Observation lang. 100% observation coming from, you know, a first-timer watching 13. Saka parang na-orient kasi ako ng 5 episodes na ganito si Alexandra. Tas parang magaling siya pero not to that level na parang para magawa niya yung mga ginawa niya against God of War dahil sa kapangyarihan ng pamilya. Hindi ako prepared. Siguro mayroon pa ako mga nami-miss na elements sa story. Kaya ako nagulat. Kaya ako medyo hindi ko parang ma-absorb kung bakit yun yung naging ending, no? Actually, ending na siya ng season 1. Natalo yung pinaka-main villain because yung kapangyarihan ng pamilya. Pero yun lang naman, guys. Aside from episode 6, ang ganda talaga. From Alexandra to the extras, kahit si Nuno, kahit si Tapia, sobrang galing. Wala akong masabi. Yung suspension of disbelief ko, ayos, swak na swak. Pagdating lang talaga dun sa details na yun, sa ending, medyo nalabuan ako. Bakit ganun? Parang ang lame para sa akin. I don't know kung yun talaga yung tunay na nangyari sa 13 comics. Pero if not, I don't know kung ano masasabi ng original author dun. Si Budget, no? Pero, you know, given that, kasi I treated each episode coming from, you know, na walang nalalaman sa 13, okay siya eh. Hindi ko kailangang nabasa ang comics para maintindihan ko ang bawat episode. I 100% got it. Walang confusion sa part ko. Doon lang ako sa episode 6 nga, nagkaganito. So parang feeling ko nagkaroon ng inconsistency doon. Kung ang treatment ng buong series na to eh para sa isang tao na walang knowledge sa 13, bakit pag doon pa sa pinakadulong episode nila i-re-require ang isang viewer na may background or idea sa lore ng 13 para maintindihan yung entire episode. So, I don't get it. May disconnect ako doon. Pero again, overall, para sa akin, 13 is a must watch. Solid siya. It's an 8 out of 10 for me. So I think magkakaroon pa to ng season 2. Hopefully, no? Kasi yun yung impression na nakuha ko doon sa ending. So if that happens, sana makakuha tayo ng mas malupit pang 13. Pero again, not taking anything from 13. Standing ovation tayo dyan. Sana magkaroon pa ng mga susunod na Filipino animation sa Netflix. Or kahit hindi sa Netflix, no? Para naman mapanood din ng ibang mga tao around the world kung anong meron tayo dito. And it's really promising. Itong 13 na to is a good way to open up the floodgates. Kumbaga. So again, this is Ron Flex. Over and out.